pag-usapan naman natin ngayon ay ang rules ng rotation game. Or dito sa atin, tinatawag nila sa atin dito na race to 61 points. Let's go! What's up mga Cavalier? Welcome to my new video. Pag-usapan naman natin ngayon ay ang rules ng rotation game. Or dito sa atin, tinatawag nila sa atin dito na race to 61 points. Let's go! Alam niyo mga Cavalier, gumawa na rin ako ng rules ng rotation game. Or tinatawag nila dito na race to 61 points. Kasi marami akong mga customer din dito, mga players, na lalo na yung mga beginners or mga baguhan pa lang sa paglalaro ng billiard, ay hindi pa nila alam yung buong rules ng rotation game or tinatawag nilang race to 61 points. So, yun. Number one rule, mga Cavalier, na rotation game or race to 61 is kailangan mong makascore ng 61 points. Kasi, yung total ng bola na 1 to 15, kung i-add mo yan, 120 points. So meaning, kung makascore ka ng 61 points, ang maiwan ay 59 points na lang. So, panalo na yung 61 points. So, yun ang number one rule mga Cavalier. Number two rule mga Cavalier, pag-break mo sa rat, kailangan mo ma-hit talaga yung number one. At saka, kailangan malakas yung break mo dahil ang rule ay kailangan apat yung bumanda dito sa ring. So yun ang number 2 rule mga Cavalier. Apat yung bumanda dito sa ring. At saka dito bawal ang push up. So yun ang number 2 rule. Number 3 rule mga Cavalier. Sa larong rotation game ay kailangan mo mag-umpisa at tumira dito sa 1 ball followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hanggang 15. Mag-score ka lang na 61 points. I-add yung mga napasok mong bola hanggang 61 points. So, hindi ka pinatumira ng loss na meron pang ulo. Hindi ka pwede tumira ng ibang bola na meron pang ang next object ball mo ay pero meron din mga shortcut na tira. So, for example, ito rin ang mga shortcut na tira katulad dun sa 9 ball at saka 10 ball. So, kailangan mo lang i-hit yung next object ball mo papunta doon sa ball bola. So, yun. Points mo yun. Saka titira ka pa rin dito sa 1 ball mo. So, ang ibang paraan din na ano, allowed dito ang mga tsamba mga Cavalier. So, ito lang ng ganito. Ito tinatawag nila rin na karambola. So, i-hit ko pa rin yung next object ball ko. Then, yung cue ball papunta doon sa 14. So, ganito. So yun, points mo yun. So kailangan mo lang i-add yung bola mo hanggang makascore ka ng 61 points. Pero meron din yung mga laro mga Cavalier na handicap game. Yung magaling na mga player, yung mas magaling, bibigyan niya partida yung kalaban niya. So, for example, yung last na game ni Efren Reyes,
yung kalaban niya, binigyan lang niya ng 30 points. Sa kanya, 90 points. Kasi kailangan 120 points lahat ng bola eh. So, kailangan mo umiscore si Reyes ng 90 points para mapanalo na siya. Then, yung kalaban niya is only 30 points lang. Kasi mahina yung tira. So, yun. Number 4 rule ng rotation game or race to 61 game, mga kabilyan, ay ang mga fouls. So, dito sa atin, mga kabilyan, yung players na mag-agree sila sa rules nila ng foul. May iba, no touching foul on any ball, so bawal matouch yung mga bola, maski isang foul yun. Pero dito sa atin, kadalasan mga exhibition game, dalawang foul lang yung ina-adapt nila. Yung mula mano, yung cue ball at saka yung titirahan. So bawal yung double hit. Tulad nung na-hit mong bola ng konti tapos tutuloy mo ganyan. Yun, foul yun. So yun ang option nila sa mga fouls. And then, dito sa larong rotation game, mga kabilya, ay kung ma-foul ka, may option yung kalaban mo. Siya ang may option kung pwede niya i-spot. Ngayon, mga kabilya, dito, pag mag-spot siya, lagay yung next object ball sa spot at saka yung field ball mo ay dito sa starting line. May line kasi dito, mga kabilya. So, hindi katulad ng 9 balls at saka 10 ball, mga kabilyar, na pag ma-foul, automatic ballinhan yung kalaban mo at tutok na lang niya doon. Dito, may option yung kalaban na mag-spot. So, kung i-declare niya ng spot, kailangan yung next object ball mo dito sa spot. Saka yung bulaman dito. So, long distance ang tira niya. Yan, spot. At saka, kung pagtira ng kalaban mo ay na-scratch, so automatic babalik dito bola sa line. So ngayon, ang next object ball mo ay 2. So, na-scratch, so foul yung kalaban mo. So, meron kang option. Pwede ka mag-spot na ibabalik yung yung next ball mo doon, itira ka ng malayo. Pero meron ka rin option na hindi ka mag-spot. Kasi mas easy titirahin mo yung next ball mo. So, huwag ka nalang mag-spot. Kasi ang sunod na next ball mo ay 2. So, yun. So, pwede, may option mo yun kasi foul yung kalaban mo eh. So, yun ang consequence niya na na-foul siya. So, yun. Hindi siya ballinhan, pero malapit lang man dito sa line. So, kaya mo na yung tirahin. So, yun ang isang rule ng rotation game. So, remember, kailangan mo lang na mag-score ng score hanggang umabot ka ng 61 points or yung nakapagsunduan nyo na handicap game na partida mo sa kalaban mo. So, yun. Yun ang rules ng, basic rules ng rotation game or tinatawag nilang race to 61 points. So, yun lang, mga kabilyar. Kung nagugustuhan nyo na video na ito, please like, subscribe, and press the bell button para lagi kayong updated sa mga ina-upload ko na mga videos. So, peace and God bless.